Hi guys! So, katatapos ko lang mag-drive guys. So, tapos na yung oras ko. So, hi guys! This is Jalen Johns from Pinay Trucker Girl USA. Guys, in this vlog, I'm gonna do it Tagalog, or I did it Tagalog guys. So, my Filipino or co-Filipino or my Kabayan would understand or would enjoy my vlog, you know. So, it feels like I'm just at home, so it don't feel like I'm in the US. But anyway guys, so I really dedicate this for my grandpa because I feel bad because my grandpa has been watching my video and he said he don't seem to hear me talk. But my brother said the reason grandpa don't hear it because it's English. So in other words, my grandpa's not understanding it very much. So yes guys, so I think I'm gonna do a vlog at least one Tagalog a week guys, so I'm gonna do that, if not Wednesday, Friday guys. Alright guys, I hope you enjoyed this video guys. Please leave a comment. Everybody welcome to leave a comment. Let me see what you say. Thank you, have a good night guys. I'm gonna get some sleep now. Okay, bye bye, love you all. Please subscribe. Thank you, bye bye. You will talk about it. Thank you so much guys for joining my page. Bye bye. Love you all guys. Video? In English, kasi ka. Hello po mga kabayan. My vlog today guys is gonna be Tagalog vlog, okay? So yung vlog ko po ngayon guys ay Tagalog. So tatagalogin ko po yung vlog ko. So ngayon po ay Friday sa US. Yung oras po ngayon ay 10:36 ng umaga. So guys, kadadating ko lang sa ano namin, sa terminal. So ano po na po yung ano ko, yung trainer ko. Guys, maaraw. Maaraw ngayon guys. Maaraw sa labas guys, pero ang init. Well, I mean, akramig sa labas guys. Kahit maaraw. So, wala siyang snow, walang snow sa labas. Pero yung ano yung temperature ay 28 degree Fahrenheit. So, ouch. Woo! Mag-iraw talaga sa labas guys. So, bababa na ako. Okay? Halik kayo. So, yung daily routine ko guys. So, idadrop ko lang tong trailer. So, madali lang siya oh. Kailangan isuot ko muna yung guys, Friday ngayon. So, woohoo! Last pick up namin to. And then, so, i-deliver namin. So, ito, wala tong laman na trailer, guys. Wala siyang laman. Yun lang, ibababa ko lang. Hindi naman siya mahirap. Yung ito, landing din ako. Tapos, so guys, hihilain ko yan. Hihilain ko para masiparit ko na yung trailer ko at saka yung tractor trailer, okay? I dedicate this video to my grandpa. So, para sa grandpa ko to, guys. So, yan. Hilain ko yan. Yeah. Hila, hila. It's time to hila, hila. This is how I do it. Yan, ito yung ginagawa ko, guys. Hihilain ko to. Alright, tapos na. So, yan. Yung sino. So, yung next ko nang gagawin, ito ga. Ito, tatanggalin ko na siya. Tatanggalin ko yung hose na to. Itong dalawang to, para sa ano to, air brake siya. Airlines ang tawag dito. So, dyan ko ilalagay. Dito ko ilalagay, guys. So, dyan ko siya ilalagay. Ito. Kunin ko naman ito. So, dito ko siya ilalagay. Tapos ito yung electrical lines. Para sa ano to, yung sa
trailer lights. Ano yan? So, ito yung nagko-connect galing sa dito sa truck namin. Papuntang yan, oh. Galing siya dyan. Yan yung wire. Papunta doon. So, John. So, kung mag-unload ako ng trailer, yan yung ginagawa ko. Tinatanggal ko siya. Pag nagko-connect naman ng bagong trailer, kukunik ko siya dyan. So, yun lang. And then, baba na. Una yung landing gear. Tapos, yung fifth wheel. Dapat hilawin siya. Tapos, yan yung mga wires. Tapos, yun. I'm good to go na. So, ngayon, hilain ko na yung truck. Magpapa-diesel na ako doon. Doon, oh. Doon sa bandang doon. Doon ako magpapa-diesel. Alright, let's go. Magpapalagay na ako ng diesel. So, yan yung routine ko, guys. So, pagkatapos nito. Hi, guys. So, nagpapalagay ako ngayon ng diesel exhaust fluid. So, yung tawag dyan. Para ano yan siya? Para sa exhaust. Para yung exhaust, hindi siya maging polluted. Alright guys, so I'm good. Alright guys. Yeah. Alright guys, so ano, yung paper namin hindi pa ready. So, magsha-shower kami guys sa loob. Guys, I feel a little sick. So, pupunta kami guys, may shower doon. Tapos libre lang siya yung shower. So, ang dapat lang namin dalhin ay ano, towel, sabon, ganun. So, alright, let's go. Shower time, yeehaw! So, guys, ginising ko yung asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, let's go shower together so it's more fun. Hi guys! So, katatapos ko lang mag-drive guys. So, tapos na yung oras ko. So, ngayon naman, yung magda-drive na ngayon ay yung asawa ko. So, ito yung ginagawa namin pagtapos na kaming mag-drive. Diba, ano kami, team driver. So, yung destination namin guys, papuntang Connecticut ay, tingnan natin oras. There's a truck trying to pass. It should make it. There's a big line. Looks like he's not gonna make it, honey. Look at him. Does he want me to move over? Yes. Start. Hold on. What the hell? Yes. I wasn't even that close. Look at my thing. Look how big this thing is. So anyway, guys. Yeah, that's the problem, guys. Sometimes in this rest area, I didn't. No, drivers make it. I don't know how. So bright. Alright, so ito po yung parking ko, guys. So, rest area po ang tawag dito. Wala po ditong tindahan. Ang mayroon lang dito, guys, ay so, yun yung west. So, yung sun, pababa na siya. So, yan po yung west. So, yan po yung mga truck na pabiyahin papuntang New York. So, yan po. So, anyway, guys. So, yan's parking po yan. May parking spot pa dyan para sa mga truck. So, yung iba dito natutulog. Yung iba nag-stop lang dito para umihi. So, ganun po yan. So, kami po ng asawa ko ay mag-change na po ng driver. So, tatapusin ko na po yung post trip ko, guys. Okay? Para kami ay makaalis na. So, ito po yung ano ko. Pakikita ko sa inyo yung hours of driving ko. Yan po yung driving available ko at saka on duty available. So yung driving available guys, minus din yan sa ano, di ba yung 31 minutes? Yung on duty available ko, yan yung total hours ko. Kasama na yan yung driving available ko. So, ito guys na 31 minutes, dapat hindi ka lumagpas dyan. Dapat maghanap ka na ng iyong mapaparkingan. Kasi pag lumagpas ka sa 31 minutes, magkakaroon ka ng violation. At saka yung on-duty available, yan yung oras na halimbawa pag hindi ka nagda-drive, pag nagsisi-CR ka,
maliligo. So yan yung on duty available. Yan kasama yan sa 14 hours mo na oras na naka-assign sa iyo pagkatapos mong mag-take ng 10 hour break. So ngayon, so ako ay naka-on duty ngayon. So on duty sa ngayon, ibig sabihin ginagamit ko yung oras ko, yung on duty na yan, ginagamit ko yung oras ko para mag-post-trip. Post-trip yung i-check yung truck, ganito ganyan, kung okay ba bago yung next driver umano mag-change. Ganun ba yun? Anyway guys, so yun po. So ngayon naman, pagkatapos kong mag-on duty, i-change ko sa ano, itong update status. Update status. So dito ko chine-change yung status. So pagkatapos kong mag-post trip, pagkatapos kong i-check yung tires, yung ganito ganyan, ilalagay ko yung ano ko sa sleeper. Sleeper means nakatulog. So yan, kailangan at least 10 hours long sleeper time ko. Yung lalaki naghugas ng paa. That guy's washing his feet. Anyway. So pagkatapos ng ano, so yung pag ilagay ko na yung time ko, sleeper time, starting date February 21, 2020. 5, dyan yung oras ngayon, 5 p.m. Kailangan at least may 10 oras ako na naka-sleeper or off-duty para magkaroon na naman ako ng 14 hours on-duty time kasama na yung 11 hours na driving time. So, yes guys. So, kaya ngayon, kailangan magpunta na ako sa sleeper para after 10 hours, at least 10 hours, ibig sabihin, minimum 10 hours kailangan, 10 hours ang minimum na break para para makapag-drive ka ulit. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, anyway guys, so yun yung ano dito, yung rules of hours of driving, rules of whatever, duty. So, anyway guys, so yun yung trailers ko. Anyway, so masyado na siyang humahaba. So, till next time. Bye-bye! Good night! Ganda ng ano sa labas. Kalimutan guys, ito. So, 'di ba ito yung page ko. Yan yung time ko, page ko. Tapos magbaback lang ako, punta ko sa page ng asawa ko. Hold on. Sa page ng asawa ko. So, saan ba 'yon? Wala naman. So, ito guys. So, ito yung page ng asawa ko. Tingnan mo. Nakalagay sleeper. Nakalagay miles driven 240 hours. Tingnan mo yung sleeper berth niya, yun yung time na naka guys, yan yung time na nag-break yung asawa ko, nasa sleeper. Ibig sabihin sleeper natutulog. Parang ganun yun din sa off duty. So 12 hours and 47 minutes. Tas yan guys, may driving available na siya. Yung driving available niya 8 hours. On duty time available is 14 hours. So included na yan. Kasama na yan dyan yung 8 hours guys. Ha, huwag kayong malito. So siniparit lang yan kasi yung driving available, hanggang 8 hours lang pwede kang mag-drive. Tapos before 8 hours, kailangan mag-take ka ng 30 minutes break para yung 8, 9, 10, 11, yung tatlong oras mo, makuha mo din. Kasi yung total available driving sa isang araw, kada driver, 11 hours. Kailangan hindi lalagpas ng 11 hours kasi pag lumagpas ka dyan, magkaka-violation ka guys. So, yun yung hours of violation dito sa US. So, ganyan siya. So, yung 14, kasama na yan yung 8. Tapos, kung ano man matira, ano ba yung natira sa ano? 11 minus 14, 11, 12, 13, 14. So, 3 hours on duty. Nandito na ako. Ito na yung higaan ko guys. Ito yung net para, parang ano ta, siya, tawag ko dyan, safety net. Para, pag halimbawa, sa awa ng Diyos, hindi magkatotoo. Pag halimbawa, magkaroon ng aksidente, pag yung truck, magbaro-baliktad, o ano, maano ko ng net. So, parang seatbelt din siya. Pero, dito siya, pag nakatulog ka sa bed namin. Oo. Anyway, guys, yun yung coat ng asawa ko. Ito. Yan, net yan siya, guys.
pag halimbawa, at least hindi ka malilipad. Alright guys, good night na guys. So yun lang po yung vlog ko today. So next time, mas dadami-damihan ko pa guys. Kasi kanina tumawag yung tatay ko, yung cellphone ko nagring ng ring. So yung gamit kong pang vlog guys, cellphone lang. Okay, bye-bye. Have a good night. See you later. Please subscribe guys. Don't be shy. It's free. Please subscribe. Hit that red button and that bell.